What's up mga kagbay? Kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yehey! Magandang araw po mga kagbay. Andito po tayo ngayon sa ating tambayan. Ating bagong tambayan. Yes guys, meron po tayong bagong tambayan dito. Malapit po siya sa mga puno ng nipa. Yan. So, burn out kasi doon sa bahay. Kaya walang electric fan. Maalinsangan ang panahon. Kaya nandito tayo. Tambay-tambay muna, chill-chill. So, ganun kasi yun mga kaagbay. Pag-usapan natin yung mga request ng mga tao na dapat daw tanggalin na yung K-12 program. Dapat daw tanggalin na yung grade 11 at saka yung grade 12 o yung tinatawag natin na senior high school. Alam naman po natin mga kaagbay na hindi talaga po pwede na gawin ang ganun kasi yung K-12 program kasi nung in-implement yan natin, I think it was implemented way back in 2015, baga? Okay, 2015. So, 2015 or early 2013, right? Oo. So, I think nasa 2013, nag-start yung K-12 program. So, nung mga panahong iyon kasi guys, dalawang bansa na lang talaga yung hindi gumamit or hindi nag-approve noong K-12 program. So, kung ating iisipin, lag behind na talaga tayo doon sa ibang mga countries. Kasi kung yung mga graduates natin na pumupunta sa ibang, natatrabaho sa ibang bansa, ay kailangan pa ng additional trainings. Kasi nga sinasabi na yung education system natin is hindi tumutugma doon sa kinakailangan sa world market. Bali, kulang tayo ng dalawang taon. So, yun nga, nag-upgrade tayo. Sinikap ng mga nagdaang administrasyon ng ating bansa na may palaganap at ma-implement yung K-12 program. Kasi ito lang ang tanging paraan upang makapag-compete tayo sa mga professionals from other countries. So, base naman sa mga nakikita ko, yung K-12 program is naging effective naman. Yung mga graduates natin, meron na silang mga NC2, mayroong mga, anong tawag nito, may mga proper skills training para kahit pumunta sila sa kolehiyo or balak nilang magnegosyo or balak nilang magtrabaho, they have the necessary skills para makapagtrabaho ng maayos, para maging progresibo sa buhay, para umunlad ang kanilang kabuhayan. So, sa tingin ko, para sa akin, dapat ituloy ang K-12 program dahil nasimula na ito at nakita na ang kanyang epekto dito sa ating bansa. So, all we have to do is to think na parte na talaga ng buhay ng bawat estudyanteng Pilipino ang K-12 program. Nang sa ganun ay makamove on tayo, makamove forward para mapaunlad ang kalinangang pangkaisipan dito sa ating bansa. Nang sa ganun ay skilled na talaga yung ating mga graduates. So, yan lang po. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Pasensya na sa aking mga
kasamahang aso dito. So, medyo nag-iingay siya. Maraming salamat again sa inyong panonood. Ako po si Aniceto at kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yehey!